it's your girl, Morings. And of course, ngayon marami tayong pag-uusapan all about that and more with Morings. For today's video, ang magiging topic natin, isa sa mga pinaka-importante pinag-uusapan is, okay lang ba magbigay ng second chance? Okay nga lang ba magbigay ng second chance? Pag-uusapan natin yan at sasagutin natin yung tanong na, do you think everybody deserves a second chance? Okay lang ba magbigay ng pangalawang pagkakataon? Huwag na natin patagalin pa ang bunso namin. Let's give it up for Ranzel Coriaga. Hi! Good morning! Good Ayan, mag-ingay morning. Ng mag-ingay ka ngayon. Yes, hi guys! Welcome back sa kanyang podcast. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay about sa second chance. Pero ngayon, Ranzel, gusto ko lang tanungin, may mga naging experience ka na ba sa past mo? Like, nagka-jowa ka na? Mm-mm. How many boyfriends or kung ilang jowa na nagkaroon ka? I had three. Tatlo. Nagkaroon ng tatlong ex and lahat sila long term. Wow! When you say long term, ano ba yung mga long term? Yung first mo, nakailang years kayo nun? Two years. Wow! Yung pangalawa? 1 year. Tapos yung pangatlo? 2 years. Grabe, magmahal yung isang Ranzel, no? Wala man lang buwan, no? Grabe. Ayoko mag-commit kapag hindi ako sure. Hindi ako papasok sa relationship agad kapag hindi ako sure. Pero ganun naman talaga dapat. Kaya nga, di ba, lagi nating ini-inculcate sa mga tao na dapat kapag pumasok sila sa isang relationship, dapat yung sigurado naman sila. Hindi yung gusto lang nilang pumasok just because naiingit sila or gusto lang nilang magka-jowa. Yes. Kasi minsan din, di ba, papasok sila sa relationship tapos parang, eh, try na lang natin. Pag nag-work, edi yun na. Parang natatakot ako sa ganun. Edi sayang din yung times mo. Sayang yung mga time na dapat nag-spend time ka na sa sarili mo. Oo, tsaka maswerte ka. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na, sige, try lang natin, baka mag-work. At nag-work talaga. Pero what if hindi naman? Nagsayang ka ng tatlong taon mo dun, tapos hindi pala nag-work. Diba? Pero ngayon, Ranzel, mas mag-go deep tayo pagdating naman sa relationship. Kasi ito naman, nagkaroon ka na ng 3 relationships. And I think magiging helpful na yun sa akin. And of course, sa viewers natin, para malaman na naniniwala ka ba sa second chance? Oh, before that, ano nga ba sa'yo yung second chance? For you, what is second chance? Second chance is parang yung pangalawang beses from the root word. Second, pangalawang beses mo siyang bibigyan ng pagkakataon na itama yung mga mali niya or itry yung relationship niyo ulit. Mm-mm. And you know what? Fan ako ng second chance. Totoo? Ay, kasi lahat ng ex ko, nakikipagbalikan ako sa kanila. Sila yung nakikipagbalikan sa akin, pero the thing is, tinatanggap ko sila pabalik. Mm-mm. Even after long months, as long as may nararamdaman pa ako sa tao, kung second pa lang naman, second time pa lang, tinatanggap. Alam mo, this is the best thing about Ranzel. Kasi kapag kalokohan yung pinag-uusapan, talagang maloko siya. Pero pagdating sa mga ganitong bagay, kaya nga sabi ko sa inyo, diba, even season 3 pa, last season, laging sinasabi na you are one of the smartest persons I know. Pagdating sa mga ganitong bagay, like nag-a-advise siya, hindi kanya ito-tolerate sa mga bagay-bagay. Mm-hmm. Tapos magaling talaga siya, may mga sense lahat. Huwag lang talaga sa kalokohan. Dahil talagang kalokohan din siya. Pero dahil nga nasabi mo na you are fan of giving second chances. How was it for you to give that person, especially nakatatlong relationship ka na, sa tatlong ba yun, lagi ka nabibigay ng second chance? Nagbigay ka talaga sa kanilang tatlo ng second chance? No, sa second saka sa third lang. Talagang mapagbigay ako, lalo sa second. Bakit sa first? Ano nangyari nun? Sa first kasi bata pa ako nun, parang puppy love lang siya. Pagka-end, ayoko na, tama na, stop. Ah, so parang yun nung time na parang wala na kayo, talagang okay. Oo, parang isiisip ko pa kasi nun, malawak pa yung buhay. Kaya ko pang gawin yung other things without you. While dun sa second and sa third, sa second talaga, like, yun yung matagal pala, yung second yung matagal na relationship ko. Dun parang, na-plan ko kasi lahat eh. Mm-mm. Parang kasama na siya sa lahat ng bagay na pinaplano ko sa susunod. So, pakiramdam ko nun, kaya ako nagbibigay ng second chance is kasi sayang naman yung nasimulan namin. Totoo, totoo. Pero alam mo, sobrang sakit din sa akin lagi magbigay ng chance dun. Hindi lang second chance yung binigay ko dun. Kaya ngayon, sabi ko nga, okay lang yung second chance, pero wag mong uubusin yung sarili mo. Wag kang magta-third, fourth, hanggang marami na. Tama na yung second chance. Kung tutuusin, wala naman tayong ibang ginawa kundi mahalin lang sila. Mm-mm. Tapos yun pa yung ibabalik nila. Diba? Alam mo ba, ang sad kaya kapag nagbibigay ka second chance, hindi mo na nabibigyan yung chance ng sarili mo. Totoo. Yun yung malungkot na part. Parang, kada bigay ko ng chance sa tao na to, nababawasan na ako, nalulungkot na ako na parang, eto pa ba talaga ako? Mahal ko pa ba talaga to? Mm-hmm. Kakabigay ko ng love sa kanya, nauubos na yung para sa sarili ko. Oo. Yun lang, sobrang risky talaga na magbigay ng second chance. But then again, always remember na hindi sa lahat ng pagkakataon, dapat nagbibigay tayo ng chance. Totoo. Kasi,
gaya nga ng sabi ni Ranzel, the more you give chances to others, tayo na, yung sarili mo naman, yung hindi mo nabibigyan ng pagkakataon na maging masaya. Kasi doon sa palang sa idea na sa paulit-ulit mo na pagbibigay, sa pagbigay mo pala ng unang pagkakataon or pangalawang pagkakataon sa kanya, doon pa lang, inalaw mo na ulit yung sarili mo sa idea na pwede kang masaktan ulit. Diba sabi nga nila, pag nagbigay ka ng second chance, dapat ang isipin mo, kaya mo ba ulit masaktan sa pangalawang pagkakataon? Totoo. Sa parehong tao at sa parehong sitwasyon. Ganun yung mga bagay na yun eh. Kaya naman ako, ngayon, pero pag nag-a-advise ako sa friends ko kung magbibigay pa ba sila ng second chance, parang hindi ko sila sinasabihan na parang, ay wag, kasi baka masaktan ka lang. Instead, sabi ko sa kanila, if you feel like kaya deserve mo naman o kaya mo naman itolerate yung mga bagay-bagay na 'di ba na ginagawa niya sa iyo, and if you feel like okay pa naman, okay lang 'yon, 'di ba? Kaya lang naman tayo nagbibigay din ng second chances kasi umaasa tayo for changes. Exactly. Hindi tayo magbibigay ng second chances kung hindi natin nakikita yung sarili natin na magpapatawad. Mm-mm. So pakiramdam ko pag nagbigay ka ng second chances talaga, isa sa pinaka masakit sa pinaka malungkot na part is kailangan mong kalimutan yung ginawa niya. Kahit masakit, kahit na parang ang hirap kalimutan, oo, no? Kailangan mong tanggapin kasi syempre choice mo yan eh, second chance yan eh. Hindi mag-work ang second chance nang hindi mo kinakalimutan yung nangyari. Pero take note ha, doon naman sa mga naghihingi ng second chance, kahit pa sabihin namin na pag nagbigay kami ng second chance, kailangan clean slate. Oo, nandun naman na tayo. Pero at some point kasi, kapag nasa process kayo na nabigyan ka na ng second chance, hindi mo maiwasan na maisip ulit yung mga bagay na ginawa niya in the past. Oo, totoo. Kasi syempre, especially if traumatic yun, yung mga bagay na parang hindi na agad siya magtitiwala sa iyo. Like for example, pag magpapaalam kang lalabas na, uy babe, labas lang kami. O, sinong kasama mo? Diyan na diba? Magtatanong-tanong. Kasi nga, pangalawang pagkakataon mo na to, nagawa mo na nung una. So sa pangalawa, it feels like pwede mo ulit siya ulitin. Pero hindi naman porket nag-sorry ka, mawawala na lahat ng pain eh. Tama. Hindi porket pinatawad ka, nakalimutan mo na lahat. Exactly. Kasi doon pa rin talaga yun. Tsaka minsan kasi ang paghingi ng sorry, it doesn't mean naman talaga automatic na may mga ganun kasi, na humingi ka ng sorry, hindi dahil kasalanan mo o kasalanan ko, o talaga ano, minsan naghingi ka ng sorry just to prove na mahalaga sa'yo yung taong yun, na hindi mo siya kayang mawala. Pero may mga tao din ha, na hindi kayang humingi ng sorry, pero humihingi ng second chance. Yes. Pero ito, speaking of, sa second and third relationship mo, sabi mo nagbigay ka ng second chance for the both of them. Doon tayo sa una, sa second relationship mo. Ano ba yung nangyari? Hindi, not specific ha, pero in general, ano ba yung what went wrong with that relationship at bakit mo siya binigyan ng pangalawang pagkakataon? That time kasi, parang siya yung may kailangan ng time sa sarili niya. That time, confused ako sobra. Kasi parang pakiramdam ko, shit, anong mali sa akin? Yun kasi yung pinakamasakit pala talaga na part. Yung pinakamasakit na parang gusto makipag-break ng partner mo o gusto umalis ng partner mo sa'yo is yung walang dahilan, kundi para sa sarili nila. Parang iisipin mo, para naman sa kanila yan eh. Pero anong mali sa akin? Anong nangyari? Parang all this time, okay naman yung ginagawa ko. Tapos biglang ayaw na. Biglang wala na. So, that time, sobra talagang masasabi kong desperate talaga ako na hinabol-habol ko talaga. Yun yung time na sinabi ko sa inyo, nagpunta ako ng bahay nila, nakikiusap na ako. Kasi parang pakiramdam ko, walang mali sa akin. I know sa sarili ko na walang mali sa akin. Bakit ka makikipag-break? Kaso lang, nung time na yun, sabi niya sa akin, kailangan niya ng time sa sarili niya. We are too young, hindi ko naiintindihan na oo nga, no, minsan kailangan natin ng break sa sarili natin na hindi muna kita kailangan. Gusto ko muna makipag-deal sa lahat para sa sarili ko. So, po, nung nag-doubt ka sa second relationship mo, tapos paano ba siya bumalik sa'yo? Ikaw ba yung nag... No. Actually, ang tagal nun siguro 7 months. It took 7 months. After 7 months na yun, sobrang saya ko na. As in, that time, syempre, like, 2-3 years ata kami, 2 or 3 years kami. Mm-mm. Siguro mga nasa 1.5 years na kami na nag-break kami. Tapos, 7 months, walang contact, walang kahit ano. Sobrang saya ng life ko nun. I was enjoying life na wala talaga akong boyfriend, wala akong kahit ano. All friends and work and stuff. Nag-start na rin ang content creator na rin ako. Suddenly, bumalik siya. After 7 months, sabi ko, oh my God, nashook ako. Anong naramdaman mo nun? Nung parang bigla siya nagparamdam sa'yo? Actually, nashook ako nun. Hindi ako masaya. Shooked ako na parang, anong meron? Bakit? Pero you're not talking to other guys naman. Wala. Ito. Wala talaga. Pero hindi mo na siya mahal? Or nandun pa din, pero hindi ko alam. Parang tinabunan ko lang ng saya ko yung pagmamahal kasi sa kanya. Kasi nga, nasa content creating world ka na parang you're enjoying your life. Sabi ko nung time na yun, nung bumalik siya, sabi ko, shit, parang may nararamdaman pa pala ako sa tao na to. Sadyang tinabunan ko lang ng other stuff para hindi ko maaalala na mahal ko siya. Kasi masakit. Tapos nung bumalik siya,
parang bumalik din lahat. Parang yung memories, yung love, kung saan kayo nang bumalik start. Lahat ng love, bumalik lalo lahat ng sakit. So, nung time na nanghihingi siya ng second chance, sobrang, ano, bibigyan ko ba siya? Kasi, ang sakit eh, ang hirap eh. Parang habang bumabalik yung love, sumasabay yung sakit. Mm-mm. Tuwing nag-I love siya, babalik na nga siya, nagpaparamdam siya. Alang sakit. Oo, masakit yun. Kasi alam mo yung binitawan ka niya, pero ikaw, kaya mo pang umangkas sana. Oo. Diba, dun sa ride na yun. Tapos nung ikaw yung time na parang nagmamakaawa ka, you're begging na, please just stay. Kung meron mang kulang sa'yo ngayon, okay yan, lang. Yan yung favorite diba? Line natin. Diba, pag may umaalis, mag-stay ka lang. Wala, kahit malungkot ka, stay ka lang yan. Kahit magulo tayo, mag-stay ka. Tatry natin na ayusin. Oo. Tapos hindi nag-stay. Bakit ganun? Ang alungkot, ang sakit sa pakiramdam na parang, bakit ngayon okay naman na ako? Bakit ngayon pang okay ako? Nung time na nakikiusap ako sa'yo na di ako okay, hindi ka bumalik. Were you happy that time when you gave that person a second chance? To be honest, hindi ako happy. Nag-regret kabado ka? Ako. No, uh-oh. Kabado ako. The whole relationship na meron ulit kami ng ilang years ulit, kabado ako. Yun kasi... yung pakiramdam ko. What if gumising siya one day, di niya na ulit ako mahal? Diba? What if bumalik na naman na may problema na naman siya sa sarili niya? Na hindi nga ako nagkakamali. Bumalik yung ganun. Kasi 'di ba sa unang pag naranasan mo na kasi sa unang pagkakataon na alam mong kaya kanyang iwan bigla without any explanation. Pag nabigyan ulit 'yun ng second chance, hindi mawawala sa iyo yung takot eh. Oo. Na may possibility, 99% yung possibility na pwede ka ulit niyang bitawan dahil meron ito. Ulit siyang internal dilemma. Mm-hmm. Which is nangyari talaga yung ganun. Ano bigla ka lang niya iniwan ulit? The same reason. Hindi niya pala talaga gustong pumasok ng relationship. Yun yung nalulungkot ako. Sabi ko, para saan ako? If hindi mo talaga gustong pumasok sa relasyon, if hindi ka ready sa relationship, para saan ako the whole time na nandoon ako? Para lang itry mo kung magugustuhan mo. Ang sakit-sakit nung time na yun. Kasi iniisip ko, sana pala hindi ko na in-spend yung time ko na kakaisip diba? Ng future with you. Hindi man pala kita makakasama. At saka sana pala nung 7 months na naghiwalay tayo, before ka bumalik sa akin ulit, sana hinayaan mo na lang ako. Oo. Para at least hindi ako nagsayang ng oras sa'yo. Na yung inilaan yes. ko sana na oras at panahon sa'yo, na ilaan ko pa sana sa ibang tao probably, totoo. At sa ibang bagay probably, at sa ibang sitwasyon probably, na mas makakapagpasaya sa akin. Meron akong quote, papakita ko lang. Parang kanina ko lang kasi yun na-save eh. Babasahin ko sa inyong lahat na medyo related naman. Sabi dito na, I'm so thankful that I didn't end up with what I thought I wanted. Diba? Yung mga bagay na buti na lang na hindi ako nag-end up dun sa mga bagay na akala ko gusto ko. Tapos diba? Pinipilit mo pang gustuhin. Mm-hmm. Kasi yun lang yung meron ko eh, that time. Mm-hmm. Alam mo yun yung thing kapag ano talaga, kapag second chance kayo. Parang iniisip mo na, sige na, ito na Lord, bigay mo na sa akin to. Kasi second chance na ginawa ko na lahat-lahat eh. Pangalawang pagkakataon na to Lord, itry na natin, sige na please. Alam mo yun, natry mo na ba yung sa sobrang sakit na nangyayari sa'yo, nagpe-pray ka na? Oo, sa ex ko dati, sa sobrang gusto ko talagang kami mag-end up together kahit alam kong mali na. Sabi ko, Lord, please. Diba? Magpapakabait na ako, gagawin ko tama yung buhay ko, magiging mabait na ako sa parents ko, just let me and that person end up together. Yun nga. Ganun sinasabi ko dati. Talagang pinipilit ko talaga na sige na Lord, please, kahit eto lang, kahit eto na sa lang. Sa iba wag na, oo, parang ganun. Eto lang yung tao na nakakaintindi sa akin ganun. Yun pala, kaya siya yung pinagpipray ko nun na ganun. Kasi siya lang yung hinahayaan kong umintindi sa akin. Siya lang yung hinahayaan ko sa buhay ko. Pero nung hindi ko na kinulong yung sarili ko sa kanya, may mga tao naman talaga, it may be friends, family, or someone na tropa mo na malapit sa'yo, marami nakakaintindi sa'yo at marami nagmamahal sa'yo. Exactly. Tsaka dun mo marirealize na sobrang lawak pala ng mundo para ikulong lang oo. Yung mundo mo sa isang tao. Totoo. Kapag nasa relationship ka na gano'n, na full of second chances. Di ko masasabi lahat ng second chances mali, saka malungkot. Kapag nandun ka sa toxic na second chances, parang pakiramdam mo na ang liit na ng mundo mo. Nakakulong ka na. Pakiramdam mo, anytime soon, baka mawala tong taong to, gagawin ko na lahat para sa kanya, siya na lang, all about him na lang. No. Kaya malungkot. Again, this is just one story. Mm. One story na napatunayan natin na there could be a good
result in second chance. Pero meron ding mga bagay na hindi rin nagiging maganda yung result pag second chance. And you know what? It both happened to you. Naging maganda siya kasi na-realize mo na buti na lang. Pero naging malungkot siya kasi at some point, may mga times na parang, ah, in-spend ko na naman yung ganun. Parang oo, tapos parang naiisip mo na ulit na naman. Di ba ayoko na nga nito, kaya ako umalis dun, tapos uulitin na naman. Pero how about dun sa third mo naman? Third relationship mo? So, third relationship. What happened in general? Tapos bakit, bakit sure dumating sa point na nabigyan mo siya ng second chance? At actually, hindi lang second chance na bigay ko nung time na yun. Nung time na yun kasi, sobrang love ko yung tao na to. Nung time na yun, parang sige, hayaan mo na lang. Hayaan mo, bigyan mo ng bigyan ng chance. Tapos, nung time na parang ako yung nagka-problema sa amin, ako yung kulang, ako yung hindi masyado nagbibigay. In, ako yung hindi all in. Siya yung umalis. I mean, kami doon kami nagkagulo. Ako yung umalis, pero doon nagulo lahat. Mm-hmm. Parang nung time na ikaw yung kulang, inintindi ko. Tapos nung time na ako naman yung wala, ba't parang wala ka na sa akin? Paano nung humingi siya ng pangalawang pagkakataon? Or chance, another chance? Masaya na ako eh. Ayoko na. Parang natuto na kasi ako sa ano, sa doon sa ex ko dati. So nung pagkakataon niya na, maybe unfair ako, na nung time niya na siya naman yung nanghihingi ng second chance, ayusin na lang natin, try na lang natin. Ubus na ako. Sinabi ko naman sa kanya, sa tao, kapag nagmamahal ako, vocal ako na, alam mo pa, ubus na ako. Sana help mo ako sa gantong sitwasyon. Kasi hindi ko na kaya ilaban to na mag-isa. Tsaka hindi ka naman nagkulang kasi very vocal ka naman sa kanya na, uy, parang hindi ko to kaya. Parang, parang ayoko na. Yung ganon. Sinasabi ko naman yun. Pero kasi yung thing is, naging mas focus siya sa nararamdaman niya noong time na yun na parang, eh, ba't ako? Ba't kasi ginawa mo yan? Di ba kasalanan mo yan? Parang yung naging line niya is, di ba ginusto mo yan? Eh, di ayusin mo yan mag-isa. Parang ako yung mali sa relasyon namin, ako yung kulang, ako yung mag-aayos, ako yung lahat. Pero pakiramdam ko kasi, unfair yun sa partner mo kung sakaling, paano kung kulang siya, tapos kulang din siya sa sarili niya. Hindi niya rin kayang bigyan ng chance yung sarili niya ngayon. Hahayaan mo siya na mag-isa niya lang ayusin lahat. Mm-hmm. Even mali niya ha. Kaya ako, even na ikaw yung may mali sa relasyon natin, tutulungan kita na ayusin natin dalawa yun. Kasi nga, team tayo. If hahayaan kitang mag-isa na ayusin yan, eh di parang pabigat lang ako sa relasyon natin na hinihintay lang kita na okay na ba? Okay ka na ba? Ang bigat sa loob ko nun na parang, kaya mo na yan, ha? Gawin mo yan, gusto mo yan. Mm-mm. Para balikan mo lang ako, para ayusin natin. Yan ang mahirap na. Hindi ka naman nag-jowa para lang may kasama ka. Mm-mm. Pero at some point, naiisip mo na kaya ka nga may jowa para at least damayan ka. Hindi lang naman sa puro lungkot yung tinutukoy ko, pero puro saya din at some point. Oo. Kaya pag nagka-problema ka, hindi na yung gagatungan niyo pa yung naging problema mo. No? Na parang, malungkot na nga ako, mag-aaway pa tayo, malungkot na nga ako, ganito pa yung mangyayari. Kasi pag masaya kayo, wala namang problema yun, kasi pareho naman kayo nagiging masaya. Mas malalaman mo talaga kung talagang sobrang seryoso sa yung partner mo, kung alam mo, yung dinadamayan ka din niya, pati sa mga malulungkot na moments mo. Yung mga part na hindi mo kaya, sila yung sumasalo sa'yo. Yun yung masaya. Pero sa tingin ko kasi sa akin lang, nangyari yung mga ganun sa simulang part. Tapos sa dulo, parang, kailangan ikaw na, kaya mo na dapat yan. Actually, totoo naman, yung love talaga, nasa simula yung pinaka-happy na part. Whether we accept it or not, sabi nga nila, may love ba na magsistay ng ganun pa rin? Hindi siya magsistay ng ganun pa rin, pero mas malalaman mong pure kasi hanggang dulo kapag alam mong pinaparamdam niya na sa'yo. Oo. Kahit hindi ganun ka-consistent na sobrang intense gaya ng una, mararamdaman mo if it's pure love. Pero kayo, kasi tayong mga tao, aminado tayo dapat, nasa una lang talaga tayo, super magaling. Like, everybody is like that. Tapos pagkadating sa dulo, parang mas nagiging komportable na tayo. Lalo na kasi. Alam mo na kasi mahal ka eh. Bakit ko pa gagalingan? Bakit ko pa sobrang ilalabas yung best ko? Eh, mahal ka na nung tao. Pero yung thing dun is, yung ibang tao, hindi nila gusto yung part na hindi na sobrang saya. Kaya umaalis na sila. At may mga tao naman na kahit gusto nila yung part na yun, minsan hindi nila kaya i-take. Minsan kasi gusto mo lang, pero hindi mo kaya. And yun yung nangyari sa akin. Siguro gusto ko magstay sa part na yun, pero hindi na kinaya ng puso ko. Hindi ko na kaya yung lungkot. Hindi ko na kaya yung araw-araw away. Hindi ko na kaya yung araw-araw kailangan mo mag-explain. Kailangan mo makiusap para lang mahalin ka.
Kasi Ranzel, imagine mo, hindi lang naman kasi yung relationship mo yung hinahandle mo noong mga panahon yun. Ang daming nangyayari na, of course, your partner know nothing about. Oo. Like, kahit pa sabihin natin yung partner mo sila, kahit pa feeling niya, sinishare mo na, may mga dilemmas at internal problems ka din na hindi mo kayang ishare. Kasi you wanted to face alone or silently. Tapos yun, diba, kaya nga sabi ko sa inyo, always be kind to other people kasi hindi natin alam kung anong pinagdadaan. Oo. May it be your mom, your partner, your kapatid, or kung sino man yan, always be gentle with them. Kasi hindi natin alam kung ano din yung problema nila sa ibang bagay na we know nothing about. Totoo. Yun sa part na pagiging gentle, lalo na sa pananalita. Uh-oh. Imagine mo, kapag yung partner mo soft-spoken, parang ang sarap niyang mahalin, no? Totoo. Ang sarap makipag-usap sa kanya. Ang sarap ayusin ang problema pag ganung paraan mo kakausapin. Hindi yung, ayoko na nga eh, hindi ko gusto to eh. Parang ang pangpaulit-ulit ka na lang yung mga ganun na term. Siyempre, ikaw mape-pressure ka na, hala, anong gagawin ko, ano na nangyayari. Ganun siguro yung nangyari sa akin. Saka yung saddest part is parang kailangan ko nang ituro sa kanya kung paano ako mahalin. Pwede ba sa experiences mo, nalaman na namin na you have given several chances na din sa iba't ibang tao. Naging way ba yun para at some point, after that three relationships, natakot ka ulit magmahal? Parang hindi ka na naging open sa idea na, shocks, ayoko na, nakakapagod yung past relationship ko. I think I deserve na muna na kalmahan. Oo, ayun, siguro, nagkaroon ako ng part. Hindi kasi, diba nga, mahilig ako mag-jump-jump. Yun talaga yung mali sa akin. Pero, nagkaroon ako ng time na parang, alam ko na kung ano yung nakakapagod, alam ko na kung ano yung dapat kong iwasan na personality, na tao, na mga habits ng tao. At least alam mo na. Oo, knowledgeable na ako na, ay, hindi ko gusto pala ng ganito. Hindi ko pala gusto ng ganyan. Mas nakilala ko, hindi lang yung tao, kundi yung sarili ko. Kung ano nga ba yung gusto ko, kung ano nga ba yung para sa akin. Nung time na yun, naisip ko, nung pagka-break talaga namin na parang, nakakatakot pala mag-commit agad, no? Nakakatakot pala talaga na magmahal ng sobra. I mean, okay lang magmahal ka, pero balance mo dapat talaga eh. Parang nakakatakot makulong. Kasi sabi nga nila, lahat ng umaapaw, nasasayang. At saka ano mo, isa din, hindi naman natin masisisi din si Ranza sa mga ganyang nararamdaman niya. Kasi ang hirap at nakakatakot talagang pumasok ulit sa panibagong relationship. Lalo na kung alam mo na yung naging past mo, hindi naging maganda. Oo. Always remember, i-put into consideration niyo yung trauma, yung sakit, yung lungkot na naramdaman niya dati. Tapos, hindi niya ngayon, she knows better now. Alam mo na hindi ka na agad-agad magpapapasok ng kung sino-sino lang. Yes. Kagaya nga ng sabi mo ngayon, mas alam mo na kung sino lang yung gusto mo. Mas alam mo na kung ano lang yung mga traits na gusto mong papasukin. And that's okay. Actually, that is one of the best things na pwede mong iregalo sa sarili mo. Yung alam mo na kung sino lang yung papapasukin mo sa sarili mo. Kasi at some point naman, mas nakikilala din natin yung sarili natin sa mga doon pagkakataon. Pero dapat matuto naman tayo. Yes. Ako kasi nasa point ako na siguro matututo na ako. Hindi pa sure. Last level na to. Hindi pa naman sure. Pero life is a continuous learning process. Hindi dapat tayo matakot sa pagkakataon na siguro try natin sumubok. Pero pag alam natin hindi na, mag-set naman tayo ng boundaries. Yes. And I'm so happy and proud kasi at some point ngayon, alam mo na. Hindi pa man totally alam mo na, pero na-figure out mo na unti-unti. Yes. Life is a process nga. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon dapat magmadali tayo. Totoo. Ngayon, tatanungin kita, are you ready with new pain in case, di ba? Pakiramdam ko sa sarili ko ngayon, ready naman ako sa pain, pero hindi ako ready sa too much pain ulit. Mm-hmm. Kasi I've been there, parang hindi ko na kaya ulit na bumalik sa ganun kalungkot na pangyayari. Pero ready ako sa pain, I will be there sa pain niya. Aww. Yun yung kaya kong gawin. So pag iniwan ka niya ulit, depende ulit sa reason, no? Kapag iniwan ka niya, would you still give another chance? Oo naman. If naman kayang ayusin. Lagi ko kasing gustong ayusin lahat ng bagay eh. Podcast nga ng iba, tinatry ko ayusin, podcast ko hindi eh. Gusto kasing inaayos yung mga bagay. Yun siguro yun yung bad habit ko. Kahit sirang-sira na yung bagay, basta nakitaan ko ng chance na, ay, pwede pa maayos, aayusin ko. Na-remember ko tuloy yung season 3, meron ata akong nakaalitan noon. Tapos parang sobrang worried ko noon. Tapos biglang pumasok si Ranzel, sabi niya na, close kami ni ganito, si ano... Yung dati ni ano. Parang medyo may misunderstanding kami kasi may nasabi siya doon kay ganito na mali na hindi. Parang sabi niya na,
Uy, Ate Morings, close kami. Gusto mo ba kausapin ko siya for you? Sabi ko, hindi muna tam. Hindi, kasi pag patatagalin mo yan, mas lalong magiging. Diba? Gumaganon siya. And you know what? Sometimes, we need that kind of person. Diba? Medyo siguro nahihirapan ko sa part na ikaw yung taga-ayos. Pero para naman sa ibang tao, blessing ka. Uy, lagi talaga ganun ako nung ano nung season 3. Pinapakailamanan ko lahat ng problema nila. Kasi lima kami magkakaibigan noon. Tapos lagi silang magkakagulo. Hindi ko alam anong problema tapos nila. Tapos yun naman yung chill sa amin na parang, okay lang. Mag-aaway kayo. Ganun, ganun lang. Bigan tatanong yan. Pero alam mo, happy talaga ako sa progress mo ngayon. So dun sa next person na mamahalin mo, ano yung mga probably message mo? Nanonood ba siya ngayon? Hindi ko lang alam, nasa work siya. Pero na, anong message mo sa kanya? Ayun, I'm always ready. Andudun ako sa happiest na point ng life mo and andudun din ako sa lowest. Yun yung kaya kong i-offer sa'yo. And syempre, hanggang sa kaya kitang mahalin, mamahalin kita. Wow! Send ko kaya yung link sa kanya. Send mo tong link nito. Uy, pero ang hirap pa, ang hirap. Lalo na pag second chances yung pinag-uusapan natin. People shouldn't judge us kung lagi tayo nagbibigay ng chances. Mm-hmm. And people also shouldn't judge us kung hindi natin kayang maibigay yun. Oo. Kasi lahat ng tao may kanya-kanyang pinagdaanan na hindi natin alam kung ano. Yes. So, if para sa isang tao, easy lang sa kanya, kahit mukha na siyang tanga, pero paulit-ulit pa rin siya nagbibigay ng unlimited chances, it's fine. Siya naman masasaktan at the end of the pain. Decision niya yun eh. May kaibigan ka ba na parang nag-seek ng advice sa'yo, pero hindi pinaking, maliban sa akin ah. Lagi silang ganun actually. Parang, ayoko na talaga dyan, hindi ko na talaga gusto yung tingin mo, ano gagawin ko? Edi, iwan mo na. Tapos makikita mo, magbabalikan sila. Uh-huh. Alam mo, pag nakita ko na ganun, hindi na lang ako nagre-react na, tanga mo talaga. Kasi minsan din naman nila kailangan marinig yan, alam na nila exactly. Yan. Ubusin mo sarili mo, sige, go. Tsaka pag nagsisik sila ng advice, alam naman nila kung anong i-advise. Gusto lang nila na ma-validate na parang, na parang, di ba okay pa naman makipagbalik? Sige, makipagbalikan ka na nga. Wala naman kami magagawa. Oo. Kaya sino nga yung problema dito na parang meron siyang, parang may isang taga-FNC ba yun? Parang nakausap ko lang kanina na sabi ko, syempre, si Ju. Tapos sabi ko na, sabi niya makikipagbalikan ako kasi parang nagto-talking stage ulit daw sila. Sabi ko, alam mo naman yung tama, yung isasagot ko talaga dyan. Pero dahil tropa kita, naintindihan kita, go. Kasi ako, kung mahal ko pa talaga yung ex ko, makikipagbalikan naman ako. Diba? Why not? Oh, so go lang, kung saan ka masaya, go. Pero ito naman, Denzel, dahil napag-usapan nga natin yung second chance or yung chances, ano yung mga takeaways mo sa napag-usapan natin for today? Yun nga, ang chances, ang second chances ay para lamang sa mga taong may deserve nito. Ito. At ang second chances doesn't mean na dapat laging malungkot o toxic, minsan ang second chances maganda rin. Kaya happy naman ako. Kayo, depende pa rin yan. Ang second chances ay nakadepende sa'yo kung gano'ng kaka-ready masaktan. And syempre, second chance yan. Pangalawang beses mong magmahal at pangalawang beses kang masaktan sa isang pagkakataon kung kakayanin mo ba. Oo. The decision will always be yours, guys. Giving chances is not a problem. And not giving chances is also not a problem. Yeah. It always depends kung gaano mo ka matotolerate yung mga bagay na pwedeng papasukin at ayaw mo nang papasukin yes. sa buhay mo. Again, this podcast is all about not advising naman eh. Uh-oh. It's all about sharing lang the experiences. Lagi kong gusto ko na nga mag-disclaimer sa lahat ng contents ko na hindi to advice ha. Mm-hmm. Nag-share lang ako ng thoughts sa mga posibleng bagay na pwedeng ma-encounter nyo na ganito yung ginawa ko. Totoo. Na pwede nyo ding ma-apply sa sarili nyo. And again, with that guys, maraming salamat sa lahat ulit ng mga nakasama natin. Again, never be afraid to love again like it's your first time. Dahil paulit-ulit ko nasasabihin, pag-ibig o pagmamahal ang isa sa pinakamagandang bagay na pwede mong maramdaman. Last message sa viewers natin, sa lahat ng mga nanood. Yan, maraming salamat po sa lahat nanood and manood po kayo ng podcast ni Ate Morix. Marami kayo matututunan at syempre naman gamitin nyo yan sa buhay nyo, sa mga susunod na decision nyo. Oh. And soon, Ranzel, of yes. course, maaasahan na ba namin ang panibagong podcast mo? Yes, at abangan niyo ang podcast ko. Kung magkakaroon mo na ako ng podcast, ang nino-workout ko ang first episode kay ikaw talaga ang guest ko. Wow, first episode! And it's all about rants ng mga young adults. Kaya naman, manood kayo dyan na sa mga age na mga ang katulad namin. Ang ganda ng rants! Yeah, more rants nga, more rants. Wow, ang witty talaga. Rants. Sana no more on nasa ano ka, nasa mga hindi kalokohan na side. Kasi pag kalokohan to direct, grabe din to na kalokohan eh. Hindi matino yun. Pag-usapan natin kung ano ba yung mga problem
problema natin sa edad na to, di ba? Umpisa pala ng podcast ko, direct di ko pa pinapakilala. Sumabat sa batag. Ang pangit tuloy ng intro ng... Yes. Ay, pero thank you so much, Renzel. And I hope you guys had fun with this episode. Huwag kayong mag-alala dahil hindi lang ito ang unang pagkakataon na mag-guest natin si Renzel. Probably next year. Ay, grabe, hindi, no? Probably naman. Siguro mauulit natin siya sa mga bagay namang content sa kanya. Once again, maraming salamat sa baby ng FNC. And of course, you guys, if may mga contents kayo or mga topics na gusto nyong pag-usapan natin, might as well comment down sa comment section. And of course, we would like to thank everybody who's been with us since 1 minute or 1 second ng ating podcast hanggang sa natapos. And guys, huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe. Uy! Social media mo pala. Yes, and mag-follow po kayo sa aking Instagram, Renzel, sa aking Facebook page, Renzel, and of course, sa aking TikTok, Renzel. Uy, balitaan mo naman kami sa MW Cash mo. Yes. Ayun. Actually, uy, nanalo ko doon 3K, ini-story ko yun lagi. Wala na ngayon, siya na nga ang laman ng gallery ko, kasi kaka-screenshot ko tuming nai-scatter ako. Wow, scatter? Scatter. Alam, feeling ko, pwede na kayo maging mag-partner, partnership naman ang MW Cash. Diba? MW Cash, baka naman padalaan niyo ako sa GCash, mag-ano lang ako. Mag-top up lang. Ilang libo na po yung na-top up niya at nagasto niya sa mga Shein niya. Ang sarap talaga mag-MW Cash. Exactly. Oy, ka-partner ng MW Cash, syempre habang naglalaro kayo, maganda rin na meron kayong home sweet sa inyong mga tahanan. Kaya naman, sa mga inuupuan namin ngayon, maraming salamat, Home Sweet. I-visit nyo sila sa kanilang social media pages. That's Home Sweet PH. Once again, guys, sa ating next episode bukas, abangan nyo. Magiging surprise muna ang ating topic. And of course, may panibago tayong makakasama. Syempre, dito pa rin yan sa Let's Talk All About That and More with Morings. Thank you, everyone. We love you.